Okay, sige. Good morning. Welcome back sa ating channel. Sasagutin lang po natin itong nag-message sa ating mga BBO. Ayan o. Bakit po ganon? Hindi po ako makapag-trade kay Terlo kasi may lumalabas sa platform ng CoinPH na bagong nire-required 2021 ang Bangko Sentral ng Pilipinas na kailangan daw ng recipient name, address, at destination. So, malamang yung mga BB is doon siya magka-cash in kay CoinPH siguro, or malamang XRP yung gagamitin niya. So dito tayo sa ating CoinPH. Sa mga wala pang CoinPH, mga BB, mag-download kayo ng CoinPH and then i-verify niyo lang siya, mga BB, gamit ang inyong mga valid ID. So ito yung bagong CoinPH ngayon, mga BB. Wala tayong transaction dito kasi gawa nga ng napaka-stricto na po nila ngayon, mga BB. So, meron tayong limit dito. Hindi ko lang alam kasi sabi, pag-verify dati, mga BB. Ayan. Sa cash-in naman, wala tayong nagagamit pa dito ngayong buwan na to. Kasi parang limited na siya, mga BB. And then dito, nakapag-complete na tayo ng email verification, phone verification, identification, then selfie verification. Then after number 3, nakapag-complete na rin tayo po ng address verification. And then ngayon, kailangan natin ang business verification. So, which is ito yung mahirap sa ngayon, mga BB. Kasi ang kailangan po dito, yun yung BIR receipt po. So, hanggang level 3 lang po tayo, mga BB. So, ang limit ng level 3 is 25,000. At siya, yun lang, 25,000 lang siya, mga BB, cash in. Then, sa cash out naman, so 25,000 lang din po ang pwede natin magamit dito, no, within 1 month. So dito, mga BB, walang laman, BTC, ETH. Dito sa CoinPH, dumagdag na po sila. Dito sa taas ay makikita natin dati, ito lang po siya. Then ngayon, meron na silang BTC, ETH, BCH, XRP. So meron silang USDC, LINK, and then KNC. Ito yung nadagdag sa kanila. So dito, mga BB, XRP. Meron tayong XRP dito na 0.67, 3787. So dito, magsasend tayo ngayon. Sabi nga nila, marami daw mga chichiburichi. Hindi nila alam kung paano gawin. So, itry lang natin, mga bebe. Ang senda natin ngayon is, of course, ang kanina, nagtatanong siya kanina, malamang dito siya mag-exchange piso into XRP siguro, kasi mura lang ang babayaran mo. Gusto yata niya mag-trade ng Terlo. And then, isasend niya ngayon sa Binance. So, tingnan natin yung Binance. Kunin muna natin dito yung ating Binance. Pinakamadali lang sa Binance, mga BB. Pwede rin kayo dito sa Binance gumamit, mga BB. Hindi na kayo gagamit ng CoinPH kasi hassle ang CoinPH po. At saka malaki po yung ano nila, kaltas. Marami pong mga chichiburichi. So, dito tayo sa Binance, mga BB. Ayan. Itry lang natin, mga BB, para makita nyo. Dito, wag kayo mag-skip, mga BB, para malaman nyo dito, mag-deposit. I-click natin yung deposit. Then, hanapin natin yung XRP kasi XRP taro yung ating i-deposit. Ayan. Please enter both tag address and data which is required to deposit XRP to your Binance account successfully. So, kailangan daw natin na, ayan, XRP. Kailangan daw natin na meron siyang XRP tag, mga BB, kasi kung wala pong tag, hindi makakarating dito. So, unang-una, i-copy-paste natin ito. Ito, copy-paste natin. Balik tayo sa CoinPH. Nandito sa CoinPH. Ito yung nakaka-stress sa CoinPH, mga BB, kasi. Okay, so, ayan na, mga BB. I-copy-paste natin dito yung kanilang, yung kanyang ano, tapos yung tag. And then dito, mga BB, send lang natin ito, send XRP. Then dito, ilalagay natin dito yung ating pangalan, which is nakapangalan, diba doon sa Binance natin kanina, yung pangalan, nakaverify yung Binance ko, dan yung pangalan ko doon. So ilalagay lang natin kung anong pangalan meron kayo doon sa Binance. Susulat nyo dyan, then yung ano nyo, yung apelyado ninyo. Then ito, click nyo lang itong, tapos dito hanapin natin yung Binance. Okay, so dahil wala pong Binance dito, mga BB, ang hanapin natin dito yung eto yung ano, other ang hanapin natin. And then after nyan, isusulat natin dito yung Binance. So sulat natin dyan yung Binance.
Ayan. So, dito, click mo lang itong next. Ayan. So, tandaan nyo mga bibi. Ang ilalagay nyo dito, kung anong pangalan ng senda nyo, kunyari sa Binance, syempre nakabiri pa yung Binance ninyo, merong pangalan mo doon, at saka yung apelyado mo doon. So, yun yung isulat mo dito. Then, kung wala dito nakasulat, other. So, ganun lang siya mga bibi pag-send. And then, of course, ang next niyan, yung mga verification code na mga bibi para ma-send doon. So, ganun lang po kasimple mga bibi. Bye-bye at God bless.